Labing isang rehiyon na sa bansa ang nakapagtala ng local case ng mas nakakahawang Delta variant. Kasabay nito ang paglobo ng mga tumatawag sa One Hospital Command Center ng DOH. Sa kabila niyan, sabi ng Health Department, nasa safe zone pa ang ating health system. Narito ang report. Sabay sa muling pagsipa ng bilang ng mga bagong COVID-19 cases sa bansa, sumipa rin ang bilang ng mga natatanggap na tawag ng One Hospital Command Center ng Department of Health. Trabaho ng OHCC na tiyakin ang coordinated response ng gobyerno sa pandemya sa pamamagitan ng pag-refer sa mga pasyente sa available health facilities ng gobyerno. Ayon kay Dr. Bernadette Velasco, Operations Manager ng OHCC, nito lang huling tatlong araw ay nasa 600 ang daily average calls na kanilang natatanggap. Doble yan kumpara sa 300 average daily calls noong Hulyo at mas malayo sa 100 to 200 calls per day noong Hunyo. Sa ngayon, may 43 call takers ang One Hospital Command Center. We're adjusting po na yung mga coordinators natin can also receive calls po. So not only the call takers but also the coordinators can receive incoming calls. So aside from that, we're also tapping again yung mga partners natin na call center so they can also answer yung mga overflows po natin na calls inside the command center. Ayon pa kay Dr. Velasco, higit kalahati sa mga tumatawag sa command center ay mga nangangailangan ng isolation. 41% naman ang nagpapatulong para sa hospital referral. Karamihan sa mga tawag ay mula sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zone. Sa mga nabanggit na rehiyon, ang Calabar Zone ang pasok sa mga rehiyon na naka-classify ngayon na may moderate healthcare utilization rate. Kasama nito ang Western Visayas at Ilocos Region. Kadalasan kasi sa ating experience, usually kulang sila sa mga logistics. So yan yung sinisiguro namin na bilang DOH, handa rin kami magbigay ng ayuda kung kinakailangan. So tinitingnan namin yun, no? From yung oxygen, supplies, maging pag yung health human resources. Nasa safe zone pa naman daw sa ngayon ang Metro Manila at iba pang rehiyon sa bansa. Kaya sa pangkalahatan, nasa safe zone ang healthcare utilization rate ng bansa. Pero kasabay nito, inanunsyo ng Department of Health na nadagdagan pa ang local case ng Delta variant sa bansa. Pinakamarami sa Metro Manila na may 130 confirmed local cases ng Delta variant. 36 naman sa Central Visayas, 31 sa Calabar Zone, 20 sa Central Luzon, 14 sa Northern Mindanao at 10 sa Eastern Visayas. Mayroong tig-anim ang Ilocos at Davao Regions, 5 sa Western Visayas at tig-isa sa Cagayan Valley at Zamboanga Peninsula. Suma total, 260 ang confirmed local case ng Delta variant o mga na-infect ng virus dito sa bansa at walang travel history abroad noong siya ay nahawa. Umakyat naman sa 49 ang returning overseas Filipinos at 23 ang viniverify pa. Pero isang kaso raw ang mula sa mga naunang batch ang nadoble ng test. Kaya sa ngayon, 331 ang total Delta variant cases sa bansa. Bagamat nasa safe zone pa ang healthcare utilization ng bansa, umaas ang DOH na hindi na lalala ang banta ng COVID-19 ngayong ipinatutupad na ang enhanced community quarantine sa NCR at iba pang probinsya at lungsod. Sisikapin din ng IATF na paigtingin ang pagbabakuna sa panahong ito. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5.